First time ko pong nakarating sa inyo, pero hindi ko akala dito madagdan ko. Ako'y kilop ko po. Ako po'y kilop ko ng isang mayaman. Pero nawala din siya sa akin dahil ako ngayon ay iniwan para mag-mission din ng ganito. Kinupo po niya ako ng 11 taon. At natuto ako mag-aral sa espiritual kay Mariang Sinukuan sa bundok Araya na yan. Alam ko ba ninyo yon? Yung Mariang Sinukuan? San Juan, Banyo, Araya at Pampanga. Mga Rizalista po kami. Ngayon, ang lakas po ng dito sa gitna, para akong gustong alin. Parang gusto kong kargan. Huwag naman sana. Yun lang ang pakiusap ko. Kasi nung bata pa ako, ako'y 5 taon na wawala po ko na 3 taon. Ganito rin ang ginawa sa akin. Ngayon, paano ko talaga kung maaari lang pakiusap lang. Lumaki din po ako na unti-unti lang may kumakarga sa akin. Kaya nilalabanin ko kung kaya mo. Kung maaari, huwag naman. Iusap lang. Ang dami pong mga na dito sa paligid ninyo, Kuya Randy. Ang bigat lang nararamdaman ko. Nandito po kayo kasano sa kaharian ng langit. Bawal daw po yung hindi maghayag ng ipapahayag ng mga banal. Alam po ninyo, minsan na ako umiiyak sa aking mga miyembro, diba? 15 po silang miyembro ko sa organisasyon. 15,000 po sila nasa paligid ko. Ngayon lang po ako umiiyak talaga sa harapan nila. Patawarin niyo, Papa. Hindi ko akalain, Ate. Marami naman po ito. Ngayon lang ito nangyari talaga sa akin. Ate, pasensya na kayo. Hindi ko talaga may itiyan. Ganun pa man. Gusto ko po yatang gamitin. Ha? Naibigan ko siya rayon. Naibigan ko banaw. Naibigan ko si Makino. Ayaw ko na. Gusto niya maghayag. Dahil matagal ko na hinintay yan. Ayaw ko na. Hindi po mapigilan ng presidente ng CWCP nang makarating po siya sa kaharian ng langit. Gusto po siyang gamitin ang banal na espiritu. Ako po si Maria Magiling Tay at Kristo na Maria Banal. Pain ba tayo doon sana sa Aluklukan? Dito na lang ako tayo. Hindi
hindi mo alam yung gumanap, ginagamit din Madam Makiling yun. Ito, gusto mong gumanap kanina eh. Dito ako tayo, napakalaga sa gitna. Binagdaig talaga ako. Anyway, continue ko na. Alam ko ba ninyo, mga kapatid, sa totoo lang, ang spiritual ay hindi po madali. Napakahirap po kapag hindi nyo naiintindihan. Hindi ko naman akalain na ang madatnan ko ay mga spiritual na ganito kalalim. Kasi bago nga ako nagsimula, bata pa lang ho ako. Alaga ako ni Maria Makiling, nabutan ko si Inang Makiling. Si Inang Banahaw kasi po ang unang nawala. Ang pinakahuli si Inang Mariang Sinukuan. Ang sabi ng Mahalay na, ang sabi ng mami ko na nagpalaki sa akin, Mahalay na, ako'y uuwi ng Cebu, anong gusto mong kasalubong? Ang sabi ng Mahalay na, dalhan mo ako ng bulaklak na hindi nalalanta. Ang sabi ng mami, mayroon bang bulaklak na hindi nalalanta? Kundi ito plastic. Yung pala'y isang batang berhen. Nadalhin mo sa harapan ko. Ayan po ang tawag sa akin ng bulaklak na hindi nalalanta. Yan po ang code name ko sa spiritual. Kaya kung ako man ngayon ay nasa harapan ninyo, marami man ang dumapo sa akin. Maraming pagsubok dumaan sa akin. Pero dinaan na ako sa buhay ng matangiyak. Napakatayog ng aking nalagyan. Pero binabarin ako para matuto ako magharap o magdala sa kagaya ng ganitong simpleng buhay. Sa totoo lang, ang aking gabay laging sa tabi, may gabay po ako. Kaya parang gustong bumigay, pero ako po ang nag-control dahil siya po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kung ano yung nakikita mo, Kuya Randy, doon sa mga post ko, siguro makikita din ninyo yung Facebook ko, gaano karami ang tao ko. Makikita din napakarami. Tingnan nyo lang mabuti sa Facebook ko. Kahit saan ako magpunta. Hindi ko ginusto yun. Pero dahil ito ay batas ng Panginoon. No? So, hindi tinitingnan kung ano ang galing mo, anong kaalaman mo. Nagulat na lang po ako na ang total po namin ng aking membro ngayon ng CWCP Humanitarian ay 40,000 and 15,000 na sa paligid ko. Sila yung mga, isa sa mga kasamahan at mga officialist ko. So, itong binigay sa aking misyon dahil nakuntro ko na mula sa baba, pataas, bigla akong tumayog, pinalaki ako ng marangyay. So, hanggang nabitiwan ako ng mami para mag-solo, matuto ng ganito. Tinanggal din sa akin ang lahat ng kayamanan na meron ako para matuto ako magdala at kagaya nito pumunta sa ganitong lugar. Pero alam ninyo sa totoo, guided po kayo lahat na nandito. Napakapalad po ninyo. Bawat isa po sa inyo may mga darating kumbiyaya. Bakit ako bumaba? Isa po ito. Nadarating po sa inyo, ako po ang magiging isang kulay. Antayin lang po ninyo sa susunod na bagay. Kaya nga po, ako noon nung makita ko yung Facebook ni Kuya, ano bang mayroon sa taong ito na hindi mawala sa isip ko. Tapos yun, nagmi-message, hindi siya mawawala sa akin. Sabi ko, ano bang mayroon dito? Na hindi ko. Sabi ko, ginagayong nga yata ako ah. Joke. Kasi, yung nararamdaman ko sa kanya, sabi ko, parang may nanghihila na pumunta ako dito. First time ko pong pumunta dito. At hindi ko alam ang lugar na ito. Kaya ang sabi ko doon sa isa ding aking officialist, nahiramin ko yung sasakyan, dalhin mo kami sa ganitong lugar dahil may mission tayo. At ito naman sila, nagulat sila. Dahil kahapon po, mayroon din po kaming meeting. Ang aking kamiting po kahapon, ang anak po ni Marcos.
na panganay si Dunya Jose Padang Wachua. At ang isa nga pong kasama namin na pinagdugtong din ay si King Anthony Santiago Martin Jr. Ang mga taong ito sila po ang nag-uugnay na kung ano man din po ang ika nga na ang kayamanan ng mula sa Diyos na dapat nang ilatag sa mga tao, baka ito na po sila ang magdadala po sa inyo. At baka ako rin din po isa sa mga, dahil nandito na ako eh, no? Kaya sa tingin ko, sa ayon sa aking pag-oobserba, talagang hinihila ako sa tabi ko. Nanghihila sila, Kuya Randel, lakas ng magnet ng mga dito. Actually, pagpasok ko pa lang po, nakikita ko na sila. Meron po ako third eye. Meron po ako umiiyak kasi dapat po nila. Mas marami pa po sa atin. Ang dami mong alaga dito tayo. Pati mga pinitinan dito sa tabi. Hindi lang ako makaka-atras kanina pagpasok ko, sabi ko. Kaya alam mo kanina, sabi ko doon kay Kuya, Kuya, pumasok ka, umupo ka sa likod ko. Kasi nakikita ko yung mga hindi nakikita, ang dami nila. Saupo ang buko ba? Meron po ba nakaupo sa upo? Halos po sila nakaupo. Minsan na nga nakikisiksikan. Parang mini-welcome lang din nila ba ako? Hindi ako napapaiyak kasi ngayon ko lang din sila nakita ulit. Kaya sabi ko sa ama, umingil ka man na tama na kasi kinakaya mo talaga ang lahat. Lahat po ng misyon, kinakaya mo po talaga. Ang dami pong pagsubok na dumaan sa akin. Kailan po ako umiyak talaga sa harapan ng membro ko. Hindi po ako umiyak. Napakatapang ko po, pero yung nasa paligid ko, pinatitingnan nila ako. Parang tinatawanan pa ako, dinidilatan pa ako. Kasi natutuwa sila tumating ako. Hindi mo pwede dalhin dito yung tapang mo na nandito na sa baluarte namin. Lugulo po. Oh, nandito sila. Dami nila. Ano po ba sila, mga banal na espiritu po ba? Mga anghel? Mabubuti po sila, mga nakaputi. Iba-iba din po. Ang kanilang kasuotan ay mga puti. At hindi lang puti, may mga halo din po. May maliliit na tao. Nandito sa napang ko. Tama na po. Suko na po ako sa inyo. Dinala nyo na ako rito, hinila nyo na rin ako sa lugar ng mga espiritong ito. Espiritu pa. Hindi po sila espiritu. Talagang makapangyarihan po sila. Sila po yung mga gabay at bantay. At actually po yung aking gabay na laging kadikit, wala po rito sa tabi ko dahil napupuno tayo doon sa mga kasamahan niya nandito sa loob at doon lang po sa labas yung aking gabay. Nakabantay lang din sa akin. Grabe no, hindi biro po ito. Kaya kayo po, maging matatag kayo. Kung ano man yung inyong mga paniniwala, kung ano man yung inyong nararamdaman, yun na rin po yun. Kung ano man yung ating mga pagkakamali, ihingi po natin ang tawad. Kasi po sila nandiyan lang, nakangiti pa lagi. Yung isa mga ginaganyanan pa ako. Yung tulog ko. Tinitinaan pa ako. Sinasabi lang, amalik ka dito, kampas kita. Kaya ako dito. Hindi naman ako inampas, yung ulo ko lang hinawakan. Kaya, ayaw kong umupo, nandun sila. Marami sila, mas marami sila nandiyan. Kaya nga ako lumabas eh. Ang hirap talaga.
Ganun po ang nasa spiritual at bukas na pag-iisip, bukas ang damdamin, at malinis ang kanilang kampanin. Kapag ikay malinis ang iyong isip at iyong puso, at ikay puwang maluwang tumanggap sa kautusan nila, dahil sila ay gabay lamang ng taas ng Diyos Ama, anytime po nandyan sila sa atin. Ako po kasi kinokontrol ko, kung maaari lang, ayaw ko na pong dalhin ako ng Espiritu. Gusto ko matuto ako sa sarili kong pundasyon. Ano yung pundasyon? Ikaw yun. Ha? Kaya ang aaralan ng aming organisasyon, ng CWCP Humanitarian, ang pangalan ng CWCP ay Carolina Winebrenner, yun po yung aking foster mother na nagpalaki sa akin. Ang CP, hindi cellphone ha, Christy Tiangco. Ako nga po pala si Christy Tiangco, magandang pangalan ko sa inyo. Humanitarian yun po, yung tao ang aking binuo. Libuno po sila. Sa Cebu po, 1.3 million po ang tao ko doon. Yes, ang nagdala lang doon yung aking pamangkin. Isa siya po doon. Huwag naman akong itulak. Tinutulak ako. Ha? Oo po ako. Tinutulak, pinakao po kasi. Napakailaman sila. Oo. Ngayon, so... Ang aking dala, ang una nating pag-uusapan tungkol sa ating kahalagahan bilang isang tao. Ano-ano ito, yung values? Una, ayusin natin ang ating sarili, pagharap sa mata, paano pagsalita, paano makikisalabuha, no? Bukas na pananampalataya. Ha? Love and forgive your enemies. Matutong magpatawad sa taong nagkakasala sa'yo. Hindi naman po tayo perfecto. Malawak na pang-unawa at mapagbigay, no? Hindi mapanghusga. Lahat po tayo ay hindi perfecto. Lahat po tayo ay may pagkakamali, may pagkakasala. So, sana naman po yung ating pagiging sinisiksik nila ko yun na lang. Kulit naman ang mga tuwan-tuwa po sa'yo. Hindi, may nakaupo kasi babae. Hayaan mo lang sila. Ngayon, yun nga po yung katuruan na aking tinuturo sa CWCP Humanitarian. Then, nakakaroon na tayo ng mga livelihood programa. Ano po yun? Medical mission? Tulungan po yan. Paano yung pagtatanim natin dito? Anong mga kailangan yung mga pagkulang yun ng ating tutugunan? No? Magkaroon tayo ng livelihood program na pagkakitaan naman ng ating mga miyembro. So, hindi naman po miyembro lang na miyembro mo dahil kailangan mo ng tao. Hindi po. Magtataka ka nga po sa akin na bakit ako nang hahakot ng tao na hindi ko lamang ginustong dumami ako. Siyempre, kasama na rin yung hindi nakikita, Kuya Randy. Kaya, napakapalad po natin pareho. Napakapalad ko. Hinila-hila ako rito. At dahil sa po si Kuya Randy, hindi ko maintindihan para come here, na. No? Alam mo, ang nakaano lang sa akin, actually, meron akong biyahe ngayon sa Iloilo. Bawat orient ko po, mababa po yung 50 katao. Pataas po talaga. 100, 200, 300, ganun po ako maraming tao mag-orient. Pero, ang sabi ni Kuya Randy, kailangan mapupunta. Sabi ko, pagbalik na siguro galing ng Iloilo. Pero dahil lang doon sa pagbibiro ko sa kanya doon sa kumin, yung nanghihila sa akin, parang tingnan natin yung kamalditaan. Magkita rin ako eh, no? Tuso din yung mga biro ko, wala din sa hulog eh. Nirat-rat ko ba naman siya ng biro? So, hindi si Kuya Randy ang nasakit doon sa biro ko, doon sa kanyang post. Si Ate, ano yun? Si Miss? Lady Min. Si Lady Min. Ikilala niyo si Lady Min? Siya po ang nag-react doon. Kasi, nag-post naman kasi ito ng parang about love. Ako naman parang nag-react. Kaibigan lang po. Kaya mo naman, nagsilos ako. Pero bang, nag-post siya about love. Love lang. Tapos sabi ko ng boy, Kuya, huwag ka mapukos ng ganyan. Akala mo ba, kapatulang kanyan? Siyempre, no?
Pero yung aking ibig sabihin, kasi si Lady Lynn, iba naman yung takbo ng kanyang isip, iba naman yung kanyang mission. Alam mo, ang dapat sumagot noon si Kuya Randy. Alam mo, ang nag-react si Lady Lynn, bakit ka ganyan? Di na, okay na ako sagot ko. Alam mo, nasakit pa ako? Pero sweet yung binanggit ko, hindi naman ganyan, hindi masama. Pero ang nag-react yung isa. Kaya ito naman si Kuya, nag-visit ako private Kuya. Instead, hindi pa ako pupunta dyan. Parang itong gumawa lang dahilan ang mga hindi nakikita na mag-react ako. Parang pumunta ako dito. Sabi ko, sige na nga, pupunta na ako dyan. Ano mo, mayroon dyan? Ba't ako napapapunta? Yun na. So sabi ko, talagang tinatawag ako. So tinatanong ko naman, sige ba, imagine po ninyo, araw-araw po ako pagod, araw-araw po ako lumalakad. Ano po yung nilalakad ko para po sa tao? Yung mga programa, activity, at yung makaroon man lang ang pang-livelihood ng mga tao. So yun ang mga nilalakad ko. Kung bakit na itong araw na ito ay araw ng aking pahinga. Kaya sabi ko, Kuya, samahan niyo na ako. At ito, kagabi ko lang sinabi din sa aking mga officer na punta tayo doon sa isang lugar at ay magmi-mission tayo. Imagine, hilahin ako ng ganito. Hindi po biro ang nasa loob dito. Kaya kanina rin paghila sa akin ni Kuya Randy, Diyos ko pa matay, hindi ko na magawa kung matras. Dahil kung dadaan ako, nandiyan na eh. Although, sila kasi, pag dinaanan mo, parang lulusot ka na lang sa kanila. No? Pero mararamdaman mo sila. Yung hila nila, yung higup nila, no? Mararamdaman mo. Pero pag sanay kang pinasukan, minsan ang iba may mga pilosopo din ng mga ano eh, mga espiritu, na biglang magtumbling sa'yo, yan papasok, bigla kang mangingisay. Dati nangyari na sa akin, isa lang itang ito, baka ko bumagsak eh. Kanina gusto kong pagtulungan eh. Ang dami nilang gustong pumasok sa akin. Di lang babae, pati lalaki. Pero may pagdating ko dito sa altar, kayo umiyak ako. Yung ina na ang mga nakikita ko. Ang tatlong Maria na po. Nung sabi na ni tatay, kilala ko si Makiling, kilala ko si Sinupuan, doon ako na ako. Then nakita ko na sila dito. Parang inantay na nila ako. So napakalalim po ng aking mission ngayon. Kaya ganun pa man, ito ako ngayon sa inyong harapan at itanghali na rin. So maraming salamat din po sa inyo. Nag-meet tayo. No? Magandang tanghali po sa inyo. Then, I hope sa pagbabalik mo, maging maganda pa ang ating mga pag-uusapan. Tungkol naman doon sa ating mga programa na para pang humanitarian. So sa biyaya, meron po tayong infinite na biyaya na darating. Marami pong salamat po kay Randy. Tatay, marami pong salamat. Yan po yung si Miss Christie, ang humanitarian president.